Papunta sa training ni David sa badminton. Dapat ito nakaraan pa namin ito gagawin, pero ngayon lang namin nagawa kasi galing po siya sa sakit. Ayan. Naantala po dahil natuklapan po siya ng kuko sa hinlalaki. So ewan ko ngayon kung bakit mag-training na agad siya. Magaling na ba, Nak? Okay. So dahil dyan, it's been a while na rin naman since nagkaroon tayo ng Q&A. Yung last, ilang taon ka pa nun? 11. Oh, basta maliit pa siya noon. Kung yes, nanonood kayo ng vlogs namin, hindi ko alam kung sa channel na yun o sa channel ko makikita. Ayan, na ang laki ng difference compared ngayon. So, samantalang nandito na tayo, guys. I-ano na din, tanong mo sa matanda. Ngayon na pala yun, dapat hindi. So, wag na natin patagalin pa. Nag-post kami sa Instagram. So, babasahin ni David yung mga tanong nyo sa amin. Okay, game! Kaya kumuha ko si Joko. Si Song Joong Ki. Ay, di maganda. Bilisan mo na. Game. Malapit na tayo sa lasal kasi malapit lang kami sa bahay eh. Mika, akala ko hindi, akala mo di ko alam ginagawa. Bilisan mo, ante. Bakit 20 yung takbo natin? May ano, may stoplight. O, kahit bilisan ko. Okay, magtanong ka na. Stoplight. Ready ka na ba magka-GF si David? Hindi. Pinag-uusapan namin isa-isa kagabi. Niya. Ha? Pinag-uusapan po namin yung kagabi. Ba't ikaw ba ready ka na mag-GF? Hindi. Bakit? Yung gastos totoo. Eh. Ah, gastos. Namana ka na sa akin na ano, kuripot. Pero hindi. Ako naman, kaya ayoko siya muna mag-girlfriend. Kasi gusto ko munang enjoy niya yung kabataan niya, ganyan. Kasi diba, pa nagmamadali, nadadapa. So, huwag ka masyado magmadali. Okay lang yung puppy love, crush. So, kapag may girlfriend ka, kailangan pala binibilan mo ng mga regalo kada taon. Hindi naman. Ikaw lang yun kasi galante ka masyado. Pero yun nga, kasi pag nagjowa ka na, bakit may plano ka na ba mag-asawa? Eh, di ba kaya natin kinikilala yung mga jowa natin kasi nire-ready natin for the future. So, hinay-hinay lang muna ngayon. Yun ang para sa akin lang naman. So, sana, wag muna. Naantok na siya sa sermon. Okay, next! Spoiled po ba si David? Ay, hindi. Ikaw makakasagot niyan, spoiled ka ba? Hindi po. Paano mo nasabi? Kasi mo, pag may bibili na ako, sasabihin niya. Kagastos ko to sa pera mo, ha? Kasi kahapon may pinapabili siya. Eh, sabi ko, kota ka na sa shopping mo, ha? Sabi ko, sige, bibili natin. Pero bawas sa pera mo kasi yung pera niya hawak ko. Kasi gusto kong malaman niya yung value ng money na hindi basta bili-bili. At anong sabi ko sa'yo? At anong sabi ko sa'yo? Bibili ka lang ng kailangan mo. Huwag kang bibili ng hindi mo kailangan. Gets? Aba. Okay, next. Do you do co-parenting with your son's father? Oh, ikaw sumagot niyan, matagal na yung tinatanong. Okay. So, ililibay po natin. Ang totoo, nanay ko po si Gandangar. Baliw, ano nga? Ay, nagka-co-parenting po si mami ka at ang father ko. Parang may schedule every ano ba yun? Sunday, Monday. Sunday, weekends, Monday. Weekends, wala ka sa bahay, except Sunday. So, yes. Friday, Saturday ka wala. Friday, Saturday, Wednesday, kasi may pasok sa mami ka every Wednesday. Araw-araw nun ako may pasok na. So, ayun, in short, co-parenting po. Ayan, sa mga nagtatanong, para maintindihan nyo. And one time, merong, nung Father's Day, i-reveal ko ba? Oo, yung Father's Day. May nag-ano guys, may nag-post na ano, Happy Father's Day kay mami ka. Playing both roles, gabi naman kayo. Ang sakit ng pundi. Ay, actually, nasaktan siya doon kasi hindi naman ako single mom talaga. Kasi in fairness naman, talagang alagang-alaga siya, diba? So, medyo hurt siya. Sabi niya, mami ka, grabe naman, may tatay naman ako. Eh, ayun sabi ko, wala naman silang alam, tuto. So, hayaan mo na. Sabi niya, okay po. So, yun. So, ayan na, clear. Co-parenting po. And, so, kakain muna tayo sa Jollibee. So, eto na may Jollibee. As Jollibee. Lagi namin ginagawa, umorder kami ng Jollibee. Baka naman Jollibee. Jollibee. Bikini man. May motor. Okay, so next question is, Bisaya po ba kayo? Nope.
kami Uy, oo, Baliw, Bisaya tayo. Ha? Hindi mo alam. Matanggenyo tayo eh. Matanggenyo at Bisaya, kasi taga-Aklan eh. Oh? Jolly Spaghetti po. Ano po drinks? Ah, ano drinks mo? Ano drinks? Dali! Coke? Okay lang, wala. Iced tea na lang po. Nasakad siyang ko kapag nag-coke ako. Okay. Wala ko palang baon. Bisaya tayo? Oo, Bisaya tayo, Bali. Ayun lang po. Oo. 75. Okay, so... Mag-Bisaya ka nga. Hindi ako marunong. Magkano baon mo dati? Anong binigay ko sa'yo? 20, di ba? Saan? 20 baon mo, Bali. Ikaw ang 20 pesos ang baon. Ikaw, magkano binigay ko baon? Thank you po. $2.50 mukha mo o 20 pesos baon. $2.50 ngayon baon ko kasi guys. Bigay na mo ako ng $2.50. Kasi nung grade 6 ako, sobrang mahal ng mga pagkain sa Lasal as in. $2.50 ba baon? Isang meal ay 100 tapos. Okay, trivia. May... Wait lang, trivia. Hindi ako nagbibigay ng baon sa kanya. Kaya hindi ko alam. $2.50 ba baon mo? Yes, kasi pero minsan humihingi ako sa'yo. Kasi pag ako binibigay ko lang, pinakamalaki na yung 100. Diba? Pero nga, hindi pa nga... Kasi guys, explain ko yan. Oh, sige. Sa recess lunch namin, ubus na agad yung 200 doon. Kasi mahal. Mahal. Isang daan, ano, 100 kada meal. Sige po. Tapos, 250 lang baon ko. Tapos, may training pa ako sa hapon. So, talaga mauubos yung pera na yun. Yes, mga nagatanong, training po ng badminton kasi gusto niya maging varsity para daw libre ang tuition. Oh. 200 ubus na sa recess lunch namin sa school. 50 pesos, pang ano na lang yun. Fishball na lang after yung training. Nag-fishball ka? O nag-fishball po siya? Kasi ano? So nag-fishball po. Bawal kami lumabas sa school. So ginagawa ko. Nalala mo si Ronnie yung matangkad? Oo. Alam mo kung paano kami naging close ulit? Paano? Kasi ano siya? Commuter siya. Oh. So pwede siya lumabas sa school anytime. So bibigyan ko siya ng pera. Para bumili? Bibili siya ng ano? Bibili siya ng fishball para sa akin sa labas. Sorry guys kung bagong gising ako at walang ligo at tsaka na itsura natin. Mga bagay na madalas yung pinagtatalunan. Sige, sabihin mo. Meron ba? Ah, pag hindi umuwi. Parang wala naman tayo pinagtatalunan. Pag hindi sumusunod. Kapag philosoph po ako. Hindi, kapag tinatawag mo, hindi lumalapit. Very petty. As in, maliit na bagay lang. Kasi all in all, masunuri naman siya eh. Sana huwag siya magbago. Pinagpinata. Pero minsan, guys, habang nagsiselfon si Mamika, bigla na siya sisigaw. Tigilin mo nakaka-cellphone! Kasi ang pinag-aawayan namin, cellphone siya ng cellphone dahil sa ano po yung laro. Wala naman akong matura. Games ng games, ganun. Eh, totoo naman, naging addict na siya sa games. Ang mula kasi ako magawa sa bahay. Hindi mag-banding tayo, ano ka ba? Nag-edit ka eh kapag inaaya ko si Mami. Tignan mo ko nag-edit, mas marami yung games mo kayo sa edit ko, no? Nag-away na po kami niyan, yun na yun. May kanalat tayo ng movie. Nag-edit ako, taga lang. Minsan lang yun, tignan mo wala akong upload eh. Sige na, basahin mo na next question. Pinapayagan mo ba si David mag-date? Hindi. Hindi. Pero sinasamahan niya ako. Sinasamahan ko siya sa mga friends, 'di ba? Pag nagpapaalam siya na Mami ka, lalabas kami. Kailangan may guardian talaga. Pag wala ako, si Jella, 'di ba? Alam mo 'yan. Pero ang hindi ko siya pinapayagan ay umag. Ano? Sagutin mo. Next month hindi pinapayagan. Date. Hindi over. Ah, overnight. Bawal siya mag-overnight. At thankful naman ako na naiintindihan niya kung bakit bawal. Bakit nga ba bawal? Kasi ano, malay mo, minsan ano yung pangit din ng dahilan ni Mami ka, ayaw niya lang sabihin. Pangit? Ano? Ang dahilan ko? Ayaw niya sabihin, baka makabuntis ka, ganun. Ay, totoo naman kasi. Pero ang sabi ni Mami ka, paano kung may mamamatay tao na inakit yung bahay, tapos imasakir kayo? Eh, pero totoo naman kasi yun. Siyempre, pag wala ka sa poder ko, mag-aalala ko. Tsaka, may bahay ka naman, magpang tutulog sa ibang bahay. Diba? Unless matanda ka na. Yun. Alam mo na ginagawa. Yes. So, pag nasanay kasi siyang mag-overnight, sunod-sunod yan. So, pwede ka namang mag-party, pwede ka namang mag-happy-happy, pero uwi ka pa din, di ba? Mm-hmm. Okay. Okay, next. Stoplight po, ako naman magbabasa. Ikaw naman magbasa. Anong mapapayo niyo sa mga gustong pasukan ng showbiz at pagdi-DJ? Ayan. Sa pagdi-DJ muna, ang masasabi ko, ano, mag-observe kayo lagi sa mga DJs, ganyan. Ayan, para matuto kayo kung paano nyo gagawin yung ad-lib. And kung hilig nyo talaga, i-person nyo. Diba?
pwede kayong mag-OJT sa mga radio station para mas mapalapit kayo. Kasi di ba pag nasa circle ka na, mas madali na mga bagay-bagay. Pero masarap naman maging DJ, kailangan matyaga ka lang din. Kasi sa umpisa, hindi naman talaga malaki ang sweldo. Hindi kagaya na ang pag-artista. Oh. Sa'yo, sa pag-artista, anong masasabi mo? Marami. Una-una. Mahirap, di ba? Hindi lang pwedeng itsura ka. Kailangan skills. Kailangan may skills ka. Dapat marunong ka talagang umarte. Kasi natural daw yun. Kaya, so kailangan marunong talaga umarte. Mm-hmm. Tapos? Matyaga din, tsaka patience. Yes. Kasi minsan, ang call time 7, pero itake ka gabi na. Ganun. Pero hindi ka pwede magreklamo, di ba? Kasi ako nagbabantay sa na-experience ko. Sabi ko, hirap mag-artista pala. Kailangan mahaba ang pasensya mo, di ba? Tsaka pakikisama sa mga tao. Yes, kailangan makisama ka. Kailangan, kapag nasa set ka na, kilalanin mo isa-isa yung mga tao dun. Kasi sila yung makakatrabaho mo. Mula director hanggang sa mga caterer. Kasi lahat yan basic rule. Kung walang caterer, wala kang pagkain. Kung walang cameraman, walang mag-aano sa'yo. Kailangan okay ka sa kanila yung pakikisama mo. Tsaka, wag na wag ka makikipagtalo kahit kanino. Kung may ano man, problema man, quiet ka lang. Maging observant ka lang, parang sinabi ni Mami ka. Oo, tama. What is something you're proud of? Proud ka ba sa sarili mo? Oh, ako muna. Proud ako kay David kasi paano ba ako proud sa'yo? Siyempre kasi at an early stage, breadwinner na siya. Sabi ko nga sa kanya, ipapasa ko na sa'yo yung corona and never siya nagreklamo na asan yung pera ko, asan yung kinikita ko. Minsan nagtatanong siya kasi that's normal. Pero pag sinabi ko, nakatago lang sa banko na yung iba nagastos na natin kasi ganito ganyan, okay lang sa kanya. And yung proud ako sa kanya na at an early age, marunong na siyang umintindi ng mga bagay-bagay. Natouch ako nung sinabi niya last time na, di kaya yung kinita ko kaya sa bulera, kunin mo na para mapang-down mo sa bahay, para makahanap tayo ng mabibiling bahay. Ganyan. Sabi ko, wag na. Sabi ko, yun ang last na gagamitin ko kapag hindi ko na talaga kaya. Pero hanggat kaya ko hindi galawin yung pera mo, nakatago lang yan para alam mo yung pinaghirapan mo. O, next. Gusto ka nang kumain? Di mo man lang ako sinubuan? Ha? Dahil salada ko sa salada dito, gusto ko din sumubo eh. O, game na. Sige na yan. Mamaya na lang kakain. Malapit na tayo sa Lasal. Ang bagay ko lang mag-drive. Anong tampuhan yung hindi niya makakalimutan? May tampuhan ba tayo? Speaking of Lasal. O, yung what are you proud of? May proud of ka ba na bagay? Ay, ako na ba? Proud? Sa'yo or sa'kin? Proud ako kay Mami ka, of course, dahil nasa kanyang lahat. Wow! Sa kanyang lahat ng bayarin. Hindi makapagawa siya na matapos yun. Nangiya ka! Nasa kanyang lahat ng bayarin. Bastos. At kinakayanan niya pa rin makalusot. Kinakayanan mo pa rin makaget by kahit maraming problema. Kala ko kung ano yung nasa akin ng lahat. Maganda, sexy, pucha. Ay, wala pa, Mika. Sobra ka naman. Wala pa tayo dun. Thank you. Okay, next question. Wala pa tayo dun sa sexy. Sobra ka naman. Ayan, nasa kabilang side na po yung Lasal. Argument na hindi niyo makakalimutan. Wala akong maalalang argument na hindi niyo makalimutan. Kasi nagbabati tayo already. Tampuhan na hindi niyo makakalimutan. Ikaw may naalala ka ba? Lasal. Wala eh. Ayan, di na naman nakamove on. Sorry na. Yun ulit, sinabi niya na sa unang vlog namin na questions we never ask. Yung retreat nila, retreat niyo ba? Yes, yung retreat namin. Oo, dumating ako an hour late. Yung kasi mother tsaka father ko, English tsaka mag-teacher ko. Hindi kasi, sinabihan ako noon na ako yung pupunta, nanay. Mm-hmm. Sinabi sa akin, hindi na sabi sa akin na maayos na yung oras na yun yung dapat. So, na-late ako ng 1 hour kasi akala ko yun yung tamang oras. So, pagdating ko doon, tapos na, tapos umiiyak siya, nakayakap siya sa teacher. Durug na durug ako nung kasi sabi ng teacher, siya lang po ang walang parents na kasama. Tapos, ako lang po yung kasama niya, ma'am, kanina pa niya kayo hinihintay. Tapos, yung letter daw niya for me, sinira mo. Mm-hmm. Sa sobrang hurt niya. So, huwag ka na ma-hurt, di ko naman sinasadya yun. Yes. Pero, bumabawi naman ako sa'yo, di ba? Yes. Pero, hindi niya makalimutan. Siyempre, kahit naman ako, hindi ko makakalimutan. Pero, honest mistake, hindi ko sinasadya yun. Kaya napaka-importante mga parents na kahit anong event ng anak nyo,
siguraduhin nyo andun kayo at nasa tamang oras kayo at unahin nyo lagi, i-priority nyo. Yes. Importante yung time sa kanila. Di nila nakakalimutan yan. O, next. Okay. Tapos tayo tumawid. To David, payag ka ba mag-asawa si mami ka? Ang tanong, payag ka ba mag-asawa? Hindi ko alam. Nagkahati ka dito pa. Bale. Hindi pa namin pinag-uusapan kasi yon. Siguro in the future. And siguro pag college na ako, doon siya mag-aasawa. Kasi marami pa siyang... Bayarin talaga. Marami responsibilities. Responsibilities. Marami ka pang ano ngayon. At saka siya kasi yung priority ko ngayon eh. Pero ayoko magsalta ng tapos. Diba hindi mo naman alam kasi kung ano mangyayari. Pero kay David, hindi naman kasi siya yung tipo ng bata na ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Mabait naman kasi siya. In fairness naman sa kanya. Sumusunod naman siya. Diba? So mahalaga sa kanyang kaligayahan po. Diba? Aww. Do you both have secrets to each other? Secret ka ba sa akin? Paano natin malalaman kung may secret kami sa isa't isa? Secret nga. Nasa sa'yo na yun kung magsisinungaling ka o hindi. Sa palagi ko, may secret ka. Ano? Jowa ka na, no? Wala. May KMU ka, no? Wala. Hindi, lahat naman sinasabi niya sa akin. Wala naman kaming secret. Siguro baka ako pa may secret sa akin. Oo, mas marami pang secret si mami ka sa akin eh. Oh, next. Isa lang, bigyan mo lang ako isa. Wag na dito. Isang secret lang. Secret nga eh, sabihin ko sa kanila. Sige na, go. Anita. Wag na. Anong wish? Dali anak, dali. Late na, oh. Yan ano pa yan? Last question, dali. Okay, last question. Do you feel any pressure having David in your life? Hindi. Next, iba. Nagsisi ka po ba na nagkaroon ka ng anak? Ah, hindi. Gate 4 tayo? Yes, anak. Gate 4. Siyempre hindi ako nagsisi. Pero? Noon, natatakot ka ako kasi bata pa ako. Yeah. So, panay ako tago, ganyan. Kasi hindi pa right time eh. And ang reason ko naman, pag tinanong na, bundis ka ba, anak mo ba yan? Siyempre may mga follow-up question yun. Kaya takot ako sa mga follow-up questions. Ay, sa badminton po. Training po. So, yun lang. Eh, ngayon, worth it na worth it. Kaya, huwag na huwag niyong sa mga nagbubuntis dyan or, di ba, may pinagdadaanan, huwag na huwag niyong iisipin ipalaglag or what. Kasi, di ba, laging may mga dahilan ng mga bagay-bagay and lahat ng bata ay blessing. Yes. Okay. Ayan, meron pa? Meron ka pa gusto ito ihabol? Kasi andito na tayo. Sino mas madalas maligo? Ano ba yan? Meron pa? Importante. Okay, so I think wala na. So, andito na siya, bababa na siya. So, guys, andito na po siya. Ibababa ko na siya. Bye-bye. So, thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy po kayo. And, till next vlog na lang. Si David ang tamad mag-vlog. Hindi na rin nagluluto. So, bye-bye na nak. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Okay. Opo, ano oras mo natapos? Sige, bye-bye. Okay, guys. So, dyan na po nagtatapos. Mag-drive na ako ng matiwasay pa uwi kasi 10 minutes away lang naman yung bahay namin dito sa school niya. Maraming salamat for watching this vlog. Don't forget to like this video, share, and subscribe. And of course, i-follow niyo po ako kung saan lagi akong live. Download po mo. Ayan. And then, hanapin niyo po ako dyan. Masasakyan sa likod. Comment, like, and share. Paalam na, guys. Bye!